What's up, guys? Welcome back to another video of JMoto. And for today's video, guys, is gagala tayo, no? So pumunta tayo, guys, sa Marilaki, sa Cafe Caterina, kasi nagka-craving ako dun sa ano nila, halo-halo nila. So kung naalala niyo nung pumunta tayo, talagang nasarap ako dun sa halo-halo nila. And then sulit din, kasama ako si Commander. And ayun, pupunta tayo. So kita-kita na lang tayo mamaya. Siguro dito sa bandang unahan na ng Marilaki, sa may unahan, sa may bago mag-twisties. So ayun, kita-kits tayo mamaya. So ayun na nga, guys, nandito na tayo sa, wait lang, tingnan natin yung nagre-record. Okay, nandito na tayo sa paanan ng Marilaki. And kasama ko ngayon si Commander, no? Kagaya na sabi ko kanina, pupunta tayo sa Cafe Caterina para subukan yung kanilang halo-halo. So natry ko na yon dati, kung napanood nyo yun sa mga vlog ko. So comment down below, guys, kung ano yung feedback nitong mic natin, kasi nilagay ko siya dito sa may cheek, sa may cheek pad, manipis na, may manipis na foam dito sa may cheek pad. So hopefully ma-lessen or mawala yung wind noise, no? So at saka mas malinis din tignan yung ating setup, motovlogging setup. So ayun. Yan, medyo basa tong mga kalsada dito sa Marilaki. Siguro umulan dito. So ayun, guys, dahan-dahan lang tayo dahil basa yung daan. So basa yung tubig. So kaya delikado to. Kaya dahan-dahan lang tayo. So plano pala namin ni Commander, dapat check namin yung Real Quezon, kaso medyo 50-50 ako dito sa motor, kasi yung belt, hindi ko alam kung gaano nakatagal, kasi di ba nga binili ko to, guys, ng second hand. Tapos ayun, yan na yon, as is na yon yung nung binili ko siya. Hindi ko pa siya napapalitan. Pero nag-check na ako, 1,000 yon. Siguro this August or ayun, baka this August papalitan ko siya, para at least habang wala pang OCR yung NMAX. Siya nga pala, guys, may nakausap na ako. May ari siya ng pinagpapagawan ko ng motor. May ari siya ng motorcycle shop na yon. May NMAX din siya na ABS na black. Sabi ko, gusto ko kumuha ng ganyan, kaso wala nagbibenta dito ng cash. Sabi niya may kakilala ako sa ganito. So hindi ko na i-discuss masyado yon. Well, medyo confidential. So ayun, 2 weeks lang makukuha ako na yung ORCR. And then, ayun, makakapaglabas ako ng motor na spot cash. May lalabas ko na, kumbaga kaliwaan na. So, ayun, medyo favorable sa atin yan, dahil hindi na sa atin masyado magtatagal to. Hintay lang tayo 2 weeks pagkakuha natin ng NMAX. Hintay lang tayo 2 weeks. Once na makuha na yung ORCR, pwede ko na ito ibiyahe ng Pangasinan para ibigay sa utol ko. Ingat pala kayo dito sa side na to, guys, sa bandang to. Kasi puro ano dito, puro yung maninipis na buhangin. So na delikado doon. Kahit saang part naman dito, kailangan talaga mag-ingat, guys, kasi kailangan natin igalang yung lugar, kasi hindi naman tayo taga rito, no? So
easy-easy lang sa pagpapatakbo. Ayan, mga takbong chubby lang. 40 kilometers per ano. Kilometers per hour. Ayan, 40 km/h. Easy-easy lang, guys, kasi makakarin din naman kayo sa pupuntahan nyo, no? So, ayun, isa pa, guys, sa mga ano, gusto kong ipamalita. medyo ano to eh, yung gloves medyo nagbubutas. So napag-isip-isip ko na kung magkapera na bibili ako nung ano, nung branded na gloves. May nakita ako dun sa SMEs Ortigas eh. 1,800 siya. Spider yung tatak. Maganda naman. Tsaka ang kagandahan na hanggang dito, guys. So ayan. Okay naman. So itong audio natin pala malalaman natin dahil pagdating ko ng Cafe Caterina. I-check ko to. Papanoorin ko yung video kung kamusta ba. O kung okay ba yung audio. Kung hindi maganda, ibabalik ko sa dating position ng yung mic. Yung mic, yung dating position ng mic is nandito lang sa may bandang ilalim ng strap, ng telescene strap. So ayun. Ayan, salamat sa araw na to at binigyan tayo ng magandang panahon. Kanina medyo umaambon-ambon pero pinagbigyan tayo, guys. Kaya thank you. At ayan. Ang plano talaga namin ngayon for this day is pumunta sa Antipolo. Kasi meron dong kinainan namin before ng meron doon kinainan namin before ng bulalo. Ano ba yun, Han? Batangas Lomi pala, Batangas Lomi. So may kinainan kami doon before ng Batangas Lomi. Tapos ang sarap, parang ano talaga, first time talaga namin makatikim kasi ng ganun. Eh, sasabi ko Palo Alto, ano? May bayad ata dyan, 100 pesos. Parang resort din ata yan eh. So nakaano pala tayo ngayon. Oops, nag-loose na naman yung ano. Nag-loose na naman yung wait lang, guys, nag-loose yung ano ko. Yung side mirror ko. Kailangan na ayusin. Bye. Lapit na tayo eh. Sarap. Ang sarap na sariwa ng hangin. Buksan nga natin saglit yung ano, yung visor ko, saglit lang. Ayan. Oh, sarap, sariwa ng hangin. Away bundok. Ayun. Maingay itong ano. Oh, sarap. Sa bundok, oh. Ah, sarap. Hangin. Oh. Ha? Yan ang kaganda ang Pilipinas, guys. Kaya mas fulfilling na
tapusin muna nating libutin yung buong Pilipinas kaysa yung ibang bansa, no? So ayan, medyo malapit na tayo sa may Big C. Lord, dungong paulanin, walang waterproof case yung action cam ko. Forty lang tayo. Tiwala lang tayo. Hindi yan uulan ng malakas. Tiwala lang tayo. Paro-paro, tumama sa akin. Diyan lalakas. Ano, wala na. Tara. Ganda ng landscape dito, oh. Ganda ng landscape dito. Ayan, guys. Lapit na tayo sa Big C. Ayan, Lord. Paarawin mo konti para masarap kumain ng halo-halo. Grabe. Ang ganda dito, sobra. Mahaba-haba na pala tong tinakbo ng motor natin, guys. 142,000, ah hindi, tama, 14,258 kilometers. Ay, wasak yung kotse, oh. Oo nga, eh. Ayan, pero nakuha ko tong motor is 8,000 ata yung odo. 8,000 yung odo, so malayo-layo na rin ang napupuntahan ko. Nakaka 6,000 kilometers na pala ako. Nung first na bili ko nito, 8,000 lang yung odo, eh. 14 na ngayon, eh. Nadagdagan ng 6. 6,000, layo nun. Ayan, pag sinasobrahan, guys, overshoot. So, ingat-ingat lang. Medyo minor-minor tayo pag ganitong blind curve. Ganda ng grass. Pwede ba iuwi yan? Ito yung sinasabi nilang Big C. Walang tao ngayon kasi ano, eh. Weekdays. Woo-hoo! Ang ganda, grabe. Nangyari sa'yo? Wala na mamaya. Ah, lamig ng hangin, guys, grabe. Umuulan-ulan kasi. Tapos ayan, umuulan-ulan kasi. Tapos biglang uminit. Tapos ngayon wala na siyang ulan. Pero malamig yung hangin. Sarap pala dito pag ganitong weather. Kesa nung pumunta ako, sobrang init talaga. Hangin lang ng bundok ang nagpapalamig dahil sa sobrang daming puno.
Oh, medyo sumasobra tayo. Minor din. Dahil mahirap na. Kasama ko si Commander. Ito ang ayaw ko pag ano, kasama ko siya. Kasi sa, kahit sabihin man natin na ano, nag-iingat tayo, hindi natin alam ang disgrasya. Ano. So kaya yun ang isa sa mga reason kung bakit hindi ko siya sinasama. Maganda dito magtayo ng plantahan. Han. Maganda dito magtayo ng planta. Kaso sobrang layo. Mahirapan tayo. Lugi sa gasolina. Oo. Yes. Dito yung may nag-overshoot. So kailangan ingat-ingat din tayo dito, guys, kasi yun, sabi ko nga kanina, hindi sa atin 'tong lugar, hindi tayo taga rito. Kaya kailangan igalang natin yung lugar. Daan-daan lang. Aray ko. Yung mga ganitong lugar, guys, napaka ano eh, napaka alam niyo 'yun. Napaka diverse pa. Huwag nating bababuyin. No. Ano yun? Aso? Gala ba yung aso niyo? Nagugutom na ako. Ano nung oras na? 12. Sakto. Lunch na tayo. Ano gusto mo kainin? Ha? Sige. Basta sigurado na yung halo-halo kasi yun ang dinaya natin dito. Woo! Medyo alalay tayo ng preno, guys. Dahil ayan, mahalin natin ang buhay natin. Woo! May flag ng Pilipinas dito. Mabuhay ang Pilipinas! Solid din tong motor ko na to. Solid din to. Talagang talagang ano rin, matibay rin siya, no? E video mo, yung ganun. Maganda naman talaga yung phone mo eh. Halagang 84,000 ba naman eh. Maganda talaga yan. iPhone XS. Ano yan? 10S Max. 10X Max. 10X? Ay, may 10 na nga pala. 10S Max or XS Max. Yan. Sana oil. An? Ganda ng cellphone mo, sana oil. Sa akin kasi Huawei Nova 2 Island durug-durug pa. Sa akin Huawei Nova 2 Island durug-durug pa. Hindi, kasi nung may minute nga ako na kliyente noon. Di ba may minute ako na kliyente noon? Tapos paalis na ako, hindi ko nakalimutan kong isara yung zipper ng ano ko, ng bulsa ko, nalaglag, tumalbog siya ng ganun, oh. Fuck. Saka siya na ano, nabasag. Lord, wag muna. Wag muna. Medyo malakas-lakas na to. Wag
muna, Lord. Huwag muna. Tiwala ako, hindi lalakas yan. Dami siguro lang gam dito, no? Hunting ako. Hanap ako mamaya. Hindi ko na uulitin pa na pahinain niya dahil alam kong hinayan dahil para sa kanya itong vlog na to. Malapit na. Tsaka alam nyo ba guys, yung unang salary natin, malapit na tayo mamonetize guys, konting subscriber na lang. Yung watch hour natin, na-hit na natin, yung 240,000 minutes, na-hit na natin yun guys. Kailangan na lang natin is subscriber 240. Yes, 240 na lang kulang guys. Mamonetize na tayo. So ang plano ko nga dun sa unang susweldohin natin is pang-charity yun. Kasi yun talaga yung dream namin ni Commander na magkaroon ng sariling charity. So mag-iisip kami kung paano namin gagamitin yung pera na yun para makatulong. Pero ang unang, ang nasa isip ko guys is bumili ng mga school supplies. Sana may mga rider na tumulong sa atin, na mga subscriber natin din soon. Kasi ang target ko guys, yung mga ganito, yung mga bundok na lugar, yung lugar? Yung mga bundok na lugar, kasi para ang hirap, lalo na yung mga kapatid natin, hindi naman ganon kalakihan ang kinikita. Syempre, hindi naman malaki ang kinikita dito. Lalo na yung mga sa sulok-sulok na mga lugar sa ganito. Gusto natin syempre makabahagi ng ating ano, mas masarap yung pinaghirapan natin na may babahagi natin sa kanila, ano. So tulungan nyo ako guys na ma-monetize tong channel na to. Ayun. Yun ang goal natin, school supplies para sa mga bata na nasa mga liblib na lugar, yung mga ganyan guys, so kahit isang notebook, tatlong notebook guys, dalawang ballpen, or isang ballpen, isang lapis, tapos isang pantasa, isang eraser. Kung kakayanin at kung makakahanap tayo ng supplier, kahit kasama na yung bag guys, para all in na, tapos lahat mga kailangan guys. Basta i-maximize natin yung resources na ibibigay sa atin ni YouTube. Pag ano, naglo-look forward na talaga ako kasi alam kong mangyayari yun eh. Alam ko talaga malakas ang pananampalataya kung mangyayari yun. Kaya ngayon pa lang pinaplano ko na. So ayun, samahan nyo kami sa aming journey sa at saka sa pag-build na rin ng aming foundation. Unti-untiin natin yan. Syempre hindi muna tayo gagawa kasi napakaraming documents ang kailangan sa foundation. So umpisahan muna natin yan. Tsaka yun sa company namin guys, once na nagkaroon na ng profit yun, magtatabi kami. O kahit ilan mang porsyento ang pwede namin itabi, para maibigay or maipon na fund na pwede natin gamitin guys, para ibigay dun sa ating mga kapatid na nangangailangan. So ayun, supportahan nyo tong vlog na to guys, kasi part din kayo guys, part din kayo ng ano na to, ng goal na to, no? So as a subscriber guys, malaking tulong yon, na lalo na yung mga pag-comment nyo guys, mas namomotivate ako. Please mag-comment kayo, mag-subscribe kayo, share niyo yung video, and then ayun, tulong-tulong tayo guys.
Siguro this ano August, September. By September yun, Lord, pinaano mo, pinaaraw mo. By September siguro naman may profit na kahit papaano yung company namin. So makapagtabi ako, makapagtabi kami. Sabi nga ko si Commander na kahit ano lang, kahit umpisa tayo sa 5,000 or 10,000 na may itabi para sa mga future na plano namin, para sa ano na rin, sa ayun, ayun nga, sa mga ibibigay namin na tulong sa mga bata, mga school supplies, ganun. Kasi nakita ko na, kung nanonood naman siguro kayo guys ng mga documentaries, yung mga binibigay nilang gamit guys is malaking bagay talaga siya sa mga bata, no? Although for us parang napakaliit na bagay niya, pero dun sa enjoyment ng bata parang napakalaking factor nun guys. Dun nabibuild actually yung mga ano niya, mga fundamentals ng bata sa paglaki. Kaya mas masaya ang bata sa childhood niya, mas maganda yung future niya. So ayun, sana talaga suportahan natin. Hindi ako magsasana, talagang susuportahan natin to dahil alam natin para sa mabuti yung vlog na to. So ayun, ganda no? Hindi kasi pinupuntahan, ano talaga yun? Pinupuntahan talaga yun. Malayo sa'yo kasi hindi ka naman nagmumotor. Oo, dumiretso pa ako. Wala kasi kainan dun eh. Sabi Commander, malayo dun. Paano pa kaya pag nag-Real Quezon na tayo? Pag nag-Real Quezon tayo, doble nito nun. Oo. Sierra Madre na tayo guys. Kasi itong upuan na to, ano, na-modify na dating may-ari. Pag nakakuha na tayo ng NMAX, yung stock na upuan nun, sobrang lambot. Yun yung sasabi nilang parang nasa sofa ka. Aw, sakit ng pet ko. Okay, malapit na tayo. Martesim na to eh. Overlooking. Lapit na tayo guys. Lapit na. Yun. So so kung bakit ko naisipan guys yung ano na yun, yung plano na yun. Kasi tinignan ko yung mga sweldo ng mga, wow, gando, grabe, wow. So napanood ko yung mga sweldo ng mga ayun, parang ganun, yung mga batang ganun, yung mga taga dito. Taga dito actually yung una nating pupuntiryahin. Ayun, yun nga, so napanood ko yung mga video ng mga motovlogger na yung unang sweldo nila. Ito na pala tayo eh. Okay, dito mamaya ulit guys. Saan po pwede mo? Dito, okay lang, dito kaya dyan. Tayo guys sa Cafe Caterina. Ayan, kain na kami sa loob. So, ito na tayo ulit mga.
So ayan guys, success. Nakakain din dito sa Cafe Caterina. Punta tayo doon sa may bandang dito kasi may ano doon, may overlooking view. So picture lang kami ni Commander saglit doon and then uwi na. So ayan. Tour ko na rin kayo kung saan banda 'yon. Ay, sarap talaga ng ano, ang pagkain sa Cafe Caterina. So nga lang yung halo-halo, syempre pag kumain ka na ng kanin, masyado ng mabigat. Anak? Kaya nga, mabigat na sa tiyan. Puro kaong pa! Gusto ko nata di ko ako. Nung last time na kumain ako dun, masarap yung nata. Naubusan siguro sila yung nata di ko ako. Puro kaong na lang natira. Pero masarap, may langka, may kaong. May kaong, tas may beans. Ano ba yun? Magic beans? Sweet beans. Tapos mais. Wow! Tas ube. Halaya. Ube halaya. Ano pa? Kaong na. Kaong everywhere. Unahin natin yung kotse sa likod natin. Easy lang tayo. Easy lang. Maganda maghanap ng langgam dyan, ano? Okay. Natural? May fake ba? Carpet lang. Yung parang tinatanim lang. Anong tawag ko doon? Andito na tayo mga trupa! Tapos na pala. Lagpas na ata. Yun na ata yun. Yun na ata yun. Tayo, nagpas na. Nagpasan na natin. Hindi na tayo yung mga dre. Eto, tama, eto nga. Picture muna tayo dito. Kasi ano, may tripod tayo. Tignan muna natin. Ayan yung view guys. Dahil nakikita nyo yung maayos. Ayan siya guys. Ayan, pauwi na tayo guys. Salamat sa panonood at umabot ka hanggang dito kapatid. Ayan, pagbalaing ka no. Salamat sa panonood. Bawat views nyo guys, bawat comment nyo is contribution yan dun sa ating plano no, na pagtulong sa mga ating mga kababayan na hindi sinangayon ng kapalaran dahil sa kahirapan no. So bawat views nyo guys, bawat ano yan, kahit yung mga singgundo lang ang tinagal mo dito sa video yung to, napaka malaking impact yan guys, malaking tulong yan. So maraming salamat guys. Uwi na tayo. Ride safe sa ating lahat. Magmaneho tayo guys ng naayon sa ating skills at sa ating condition no, huwag magmamaneho kapag naantok or kapag naantok or kapag hindi natin kaya, pag may masakit sa atin, magpahinga na lang muna tayo
sa gilid. Kahit pa paano eh, makarecover yung ating mga katawan bago tayo magbiyahe. So, ingat-ingat sa mga magbibiyahe ngayong week. Ayan. Ingat-ingat kayo sa mga ganitong aso, no? Laging tatandaan, guys, magdasal muna kayo bago kayo magbiyahe dahil if God is for us, no? Who can be against us? So, magiging protection natin yun. Ayan. Ito na ang Cafe Katerina. Bye-bye. Hanggang sa muli. Uwi na kami. Woo! Salamat, Padre. Salamat sa panonood. At patuloy nating suportahan ang J-Moto. Nandito na lang ako, guys. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Wabush!